Random math problem number 61. Find the least number which, when divided by 12, 27, and 35, leaves 6 as a remainder. So, ito yung mga choices natin. 3,586, 3,756, 3,786, 4,786, or none of these. So, ang problem na to, LCM problem yan. So, kuhanin lang natin ang LCM. So, ang question nga pala na ito ay galing ito sa kay Sir Ferrer Marlo. So, napaka-active niya sa FB group ko. Ito yung aking FB group na minamanage. Civil Service Exam / Letter View for Mathematics. So, shout out kay Sir Marlo Ferrer. Ito siya, ayun. Ferrer Marlo. So, lagi siyang nag-upload ng mga reviewer. So, yung mga hindi math reviewer, marami siyang shinare dito sa aking FB group na minamanage. Okay, so ngayon, meron siyang sinend sa akin na 15 items ata na math problem. So, iisa-isahin ko dito sa YouTube, ilalagay ko lang ay random math problem. Okay, so ito yung aking FB group para sa mga hindi pa members dito. Civil Service Exam / Letter View for Mathematics. So, makita nyo rin yan sa aking YouTube channel. Naka-pin yung group na yan. Okay, so sagutan na natin ang ating problem tungkol ito sa LCM. So, find the least number which when divided by 12, 27, and 35 leaves 6 as a remainder. So, ang ibig sabihin lang nito, kapag meron tayong dalawa or tatlong number na hinahanap natin yung remainder, ang ibig sabihin lang nito ay find the LCM of 12, 27, and 35, and then after finding the LCM of these three numbers, just add 6. So that yung remainder nun, kapag dinivide dito sa tatlo, ay remainder niya ay 6. Okay, so sa mga ganitong problem, tandaan palagi ay LCM problem lang po ito. Okay, so kunin lang natin ang LCM ng 12, 27, and then 35. So paano ba kunin ang LCM ng mga numbers natin? So medyo malalaki yung numbers natin eh, kaya ipa-factor muna natin. Kasi pagkuha ng LCM, yung madaling way, kapag maliliit yung number, kunin lang natin yung multiples ng 12. So that is 12, 24, 36, 48, 60, and so on. Pero malalaking numbers ito, hindi applicable itong ganitong technique. So 27, anong susunod sa 27? 54, ayan, and so on. So we have 35, 70, 105. Hindi applicable itong ganitong technique kasi malalaki masyado yung numbers. So para lang ito sa maliliit na numbers, yung iniisa-isa natin yung mga multiples. So kapag malalaki yung numbers, paano kuhanin yung LCM yan? So kunin natin muna yung prime factors nila. Or actually, kahit hindi na prime factors, basta i-factor natin sila, dapat merong mga magkakatulad doon sa mga factors natin. So, unahin natin itong 35. So, ito ay pag-factor natin, 7 and 5 lang. So, wala nang iba. Tapos, itong 12. So, pwede natin i-factor to at 4 times 3. That is 12. Pwede nang hindi i-factor ito ng 2 times 2. Kasi yung 35 at 27, wala naman siyang factor na 2 tsaka isa pang 2. So, itong 27, ang factors nito ay tatlong 3 or pwede na nating isulat 9 times 3 na lang. So, bakit hindi na natin kinukuha yung prime factors? Kasi ganon din eh, kapag itong 4 pinactor natin siya ng 2 times 2, wala namang common dito sa kabila, so okay na rin yon. So itong 9, pwede nating i-factor ng 3 times 3, pero again, yung dalawang 3, wala namang kaparehas dito sa 12, tsaka sa 35, meron isa lang. Okay? So therefore, pwede na tayong mag-stop dito. Yan, so yan yung mga factors natin, 4, 3, 9, 3, 7, 5. So tapos, yung magkaparehas, isang beses lang natin isusulat. So therefore, ang LCM na ng 12, 27, and 35, i-multiply lang natin lahat itong mga numbers na to, pero yung naulit isang beses lang. So ang naulit natin, ito lang, 3. Dalawa yung 3. So yung LCM natin, lahat ng natirang numbers, i-multiply natin, tapos yung naulit isang beses lang ilalagay. So therefore, ang LCM natin ay 4 times 3. Isang beses lang isusulat yung 3. And then we have times 9, and then times 7, times 5. Okay? So, yan na ang ating LCM. I-multiply na lang natin yan. So, itong 7 times 5, ito na yun. 35 na lang yun. So, tapos 4 times 3, so that is 12. Tapos, tsaka na lang natin i-multiply sa 9.
Okay, so pwedeng bahala na kayo kung paano nyo gustong i-multiply ito, kung paano ang discarte nyo. Basta i-multiply nyo yung limang numbers na yan. Okay? So, i-start ako dito sa 35 times 12 muna. So, 2 times 5, that is 10. 2 times 3, so we have 6 plus 1, so we have 70. And then we have 35. So, therefore, that is equal to... Okay, so may remainder pala. So, magiging 0 to 420. And then, i-multiply pa natin itong 9. So, 420 times 9, so we have 0. 9 times 2, so that is 18. 9 times 4, that is 36. Plus 1, so 37. So, 3780, i-add natin ngayon yung remainder. So, 12, 27, and 35, leave 6 as a remainder. So, add 6, so therefore, the answer is 3,786, which is letter C. Okay, so again, kapag nakakita kayo ng ganitong problem, nakahalintulad nito na hinahanap natin yung leaves 6 as a remainder. So, ang ibig sabihin nun ay LCM problem lang yan. Kunin ang LCM nitong tatlong numbers tapos i-add natin yung remainder. Okay, so sana nagustuhan niyo explanation ko para sa problem na ito. Thank you for watching at kita-kita tayo sa susunod pa na random math problem natin. Ito yung susunod, number 62. So, yan ang i-discuss ko sa susunod na video. Okay, bye-bye and God bless.